May bagong batch daw sa LTO sa pagpaparehistro. Balita ko, dagdag gastos na naman. No! God, please, no! 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 Hello guys, once again, this is Kendo Injury Rider. Kung bago lang po kayo sa channel ko, supportahan niyo po ako, like, share, and subscribe. So, yung topic natin ngayon guys is paano nga ba ang bagong paraan sa pagpaparehistro ng ating motor or ng ating sasakyan ngayong 2021. So, may lumabas na bagong batas guys na tinatawag na Memorandum Circular number 2020-2217 na kung saan lahat ng PMVICS or Private Motor Vehicle Inspection Center ay pinapayagan ng mag-operate. So, ano nga ba itong PMVICS na to guys? So, ito yung mga establishment guys or inspection centers na kung saan iti-check yung mga motor natin and mga sasakyan natin kung papasa ba sa safety standards ng LTO. So, ano-ano ba yung mga iti-check dito? So, sobrang dami ng iti-check, guys. So, ang gagawin ko is magbibigyan lang ako ng kakaunti. So, kapag sa motor, guys, is iti-check nila yung mga ilaw natin, headlight, taillight, kung gumagana ba yung brake light, signal light natin, gumagana ba yung busina, gumagana ba yung speed meter, standard ba yung side mirror, and kung naka-stock pipe ba tayo. Pero kasi guys, pag naka-master, baka hindi kayo mabigyan ng certificate. And sa kotse naman guys, ganun din. So dapat hindi naka-master, makapal yung gulong. And chine-check din yung ilalim guys. So sobrang higpit guys. Guys, ultimo gulong na lang dapat guys, may guhit. Kasi pag kalbo na yung gulong nyo, hindi kayo papasal sa inspection. So pag pumasa kayo sa inspection guys, is makakuha kayo ito na tinatawag natin na MVIR or Motor Vehicle Inspection Report. So kapag nakuha nyo ito guys, is nakuha nyo na yung isa sa kailangan dito sa bagong paraan ng pagpaparehistro ng motor. So ito yung bagong batas natin guys. Dapat pumasa ka sa PMVIS para makukuha ka ng MVIR na isa sa kailangan sa bagong paraan sa pagpaparehistro. Then yung halaga nito guys is kapag motor is nasa 600 pesos lang and kapag light vehicle guys is nasa 1,800 pesos. So, paano pag nagpa-inspection po ako and hindi po ako pumasa? So, pag hindi ka pumasa guys, pwede kang bumalik sa susunod. Kapag pinaayos na nila sa'yo or nagawa mo ng ayusin yung pinapapalit nila sa'yo or pinapaayos na sa'yo, pwede kang bumalik at bibigyan ka nila ng 50%. Pero, payo ko lang guys, is bago pa lang kayo pumunta, dapat alam nyo na namatino na yung sasakyan nyo, gumagana lahat, wala kayong pina-violate na rules ni LTO, para hindi kayo gumastos pa or hindi na kayo pabalik-balik pa. Oh, God! Oh God! And located lang din guys yung mga PMVIS na to guys, malapit mismo sa LTO. Kagaya dito sa amin sa Angeles City, Pampanga, yung PMVICS lang is halos katabi lang din ni LTO. So diretso na tayo guys sa kung paano nga ba ang bagong paraan sa pagpaparehistro ng sasakyan or ng motor ngayong 2021. So ang una yung gagawin guys is dapat makumpleto nyo muna yung mga requirements. So yung pinakauna sa requirements natin guys, yung ORCR. Photocopy lang guys, hindi nyo kailangan dalhin yung original. Photocopy lang. Pangalawang kailangan natin ay yung CPTL, insurance. So, kailangan to guys kasi pag wala kang insurance, hindi ka rin i-re-register ni LTO. So, bakit CPTL? Ito yung pinaka-basic guys na insurance na hinihingi ni LTO. So, yung meaning nito guys is kapag may nabangga ka guys, is may makukuha yung mababangga mo pero ikaw wala. Pero kung gusto nyo mas magandagad ang insurance guys, pwede kayong mag-comprehensive insurance na kung saan may makukuha yung mababangga nyo, may makukuha ka kung nasaktan ka man, and babayaran nila yung sasakyan mo and yung motor mo kung masira din. So yun yung mas maganda guys, comprehensive, kaso medyo mahal siya kaya kung para dun sa CPTL. Pangatlong kailangan natin guys is kailangan din natin ng Certificate of Emission. So yung Certificate ng Emission na to guys, ang pagkakaalam ko ngayon, dapat makuha din to sa PMVICS. Kasi ang balita sa akin is yung mga nag-i-emission sa labas ng LTO is isasara na, so yung nga guys, nakakalungkot, maraming mawawalan ng trabaho niyan dahil sa bagong batas natin na to. Pero wala tayong magagawa eh. Ito yung bagong batas, kailangan natin sundin. What's the matter? You're old, you know. What? You're old. And ang huling kailangan natin guys is yung MVIR na makukuha natin sa PMVICS kapag pumasa tayo sa inspection nila. So yun lahat guys ng requirements na kailangan natin. Kailangan natin ng ORCR, photocopy, CPTL insurance, Certificate of Emission, and MVIR. So kapag nakompleto yung apat na to guys, is pwede na kayo magparehistro kay LTO. Paano masabi? Tinatanong ko nga. And dahil
tayo sa kompleto na yung requirements, guys, is pwede na tayo magparehistro. So, yung unang-una yung gagawin, guys, kapag nakompleto nyo na, ipupunta lang kayo sa front desk ni LTO. So, bibigyan nila kayo ng number doon. And kapag nakuha nyo yung number nyo, guys, is uupo lang kayo. Aantayin nyo matawag yung pangalan or yung number. So, kapag natawag kayo, guys, is ang unang window lang pupuntahan nyo is isasubmit nyo lang yung mga requirements doon. And mauupo kayo ulit. And then, aantayin nyo lang ulit matawag yung number or yung pangalan nyo. Second window, guys, is payment. So, magbabayad lang kayo. So, sa pagpaparehistro, guys, yung binabayad lang namin doon is 500 plus sa rehistro, ah. Iba pa yung halaga ng insurance. So, pag sa motor, guys, yung alam ko yung insurance namin dito is nasa 600 pataas. Yun yung pagkakalam ko. Ay, sa sasakyan, guys, hindi ko alam eh. So, 500 plus sa rehistro, 600 plus sa insurance, and pwera pa yung emission. So, yung emission, guys, kung sa amin, 400 plus sa Angeles, Pampanga emission. And then, the rest, guys, is yun na. Yun lang yung alam kong babayaran na. Oh, hell no! Pero sa payment, guys, dito sa LTO, is alam ko nasa 500 plus lang yung payment natin. So, yun, guys, pag nakapagbayad na kayo, guys, is uupo lang kayo ulit. And then, antay nyo na matawag yung pangalan nyo or yung number nyo. And doon na kayo sa pinakahuling window, which is yung releasing. Ibibigay na doon, guys, yung bagong OR nyo. So, OR lang yung bibigay, guys, sa walang CR. OR lang talaga yung papalitan. And kapag okay na yung OR nyo, guys, tanongin nyo na rin kung meron bang, ano, meron ba kayong sticker. Kasi yung iba may sticker agad, yung iba wala. Especially yung mga bagong labas na sasakyan or motor ngayon, walang ini-issue ng sticker agad. So yun na nga, guys, ganun ang bagong paraan sa pagpaparehistro ng motor or ng sasakyan ngayong 2021. Payo ko lang, guys, ha, lagi kayo magparehistro kasi pag napapaso yung rehistro, guys, is magbabayad kayo ng penalty na 100 pesos. And kapag nahuli naman kayo, guys, sa kalsada ni LTO, ang magbabayad naman kayo ng 10,000 pesos. So ganun siya kamahal, guys. So mas magandang sipagin na kayo magparehistro kaysa sa tamaring kayo kasi yung 10,000, guys, halos siguro 5 taon or 4 taon kayo nakarehistro doon. Kaya sayang yung pera, guys. Lagi kayo magparehistro. And then, kapag pupunta naman kayo ng PMVICS, guys, is daan muna kayo kay LTO para makukuha kayo ng form. Yung tinatawag nila na MVIR form. So, kukuha muna kayo sa kanila noon bago kayo pumunta ng PMVICS. And para mapilapan nila yon. So, after noon, okay na. And pag nakompleto nyo na, punta na ulit kayo kay LTO. So, ang payo ko lang, guys, is pumunta kayo ng maaga lagi. Para hindi kayo nahahabaan ng pila. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh. So yun na nga, guys. Kung nagustuhan niyo yung video ko, suportahan niyo po ako. Like, share, and subscribe. Once again, this is Ken of Angel Rider. Ride safe.